Anton, masama ang pakiramdam ni Celine. Ilang araw na siyang walang pahinga, kailangan niya magpahinga. Alam ko ho, masama ang loob niyo sa amin, lalo na kay Mama. Pagod na rin ako. Uwi ka na, Anton. Kaya paano ko ba mapapatunayan sa inyo na wala talaga akong alam sa kinasasangkutan ni Mama? Anton, buong buhay ko kasama ang Mama mo. Mahal ko ang pamilya mo. Lalo na ang Mama mo, na parang tunay ko na ring ina. Nasasaktan ako para sa kanya, Anton. Nasasaktan din ako dahil sa kanya. Naiintindihan ko yun. Oo, pero napakaraming bata ang namatay dahil sa sindikato. Ang pinakamasakit pa doon, si Robby, yung apo ko. Isa siya sa namatay. Wala pong kilalaman si Mama kay Robby, tita. Tama na! Hindi puso ni Robby ang nilagay kay Lester. Kaya pong patunayan ni ate yun. Legal ang donor ni Lester. At hindi si Robby yun. Sinabi ng tama na, Anton! Huwag ka nang magsinungaling! At kung pwede, huwag mo na rin guluhin ang buhay ng anak ko. Kita. Ako na dito. Usap tayo. Gusto kong malaman kung sino ang heart donor ni Lester. Sino yung confidential yung impormasyon na yun, pero sige. Gagawin ko lahat para patunayan sa'yo na hindi ako nagsisinungaling. Paano mo gagawin kung confidential? Pagtutulungan namin ni ate. Paggawa namin ang paraan. Sabihan mo na lang ako paghanda ng ebidensya. Wala na pa talagang pag-asa na mag-aayos pa tayong dalawa. Alam ko wala ka ng pagmamahal at tiwala sa akin. Pero susubukan ko ibalik lahat yun. Ibalik yung dating tayo. Kaya sana, Celine, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Inuulit ko. Sabihan mo ako paghanda ng ebidensya na hindi nga puso ni Robby ang ginamit na kay Lester. Malis ka na.